Guys, ito yung president ko na may ito yung dapat karapat-dapat talaga na magiging president ito. Ito yun guys, ito. Yung nakukulik na sa araw, dali nalagay sa bandiya. Technology has changed our lives within our very short lifetime. That's something that is very much felt. But we should use that to our benefit because there are very many startling new technologies that are out there that we can use for energy development and energy supply. As long as we continue to look out for these opportunities and study them well as to their appropriateness for the Philippine setting, I think we will be able to keep up with our power demand. Kailangan tignan din natin ang ating epirano, ang struktura ng ARC. Kailangan natin tignan ulit ang mga batas na yan, ang ating mga procedure, ang ating mga rules para bumagay naman tayo sa mga bagong sistema at sa mga bagong teknolohiya. Halimbawa yung mga isla na malalayo, yung mga very isolated na lugar na hindi inaabot na kable, pwede maglagay ng windmill, pwede maglagay ng sonar. Yan. Yan ang karapat dapat maging presidente, guys. Hindi katulad ni Ninoy, bugok.